Hindi ho kami eksperto sa bitag kilos pronto sa mga sumbong na personal, lalo na pagdating sa mga away pamilya o di naman kaya relasyon sa pamilya. Kapag ang isang sumbong ay nakita namin ng mas malalim na dahilan, hindi kami magdadalawang isip na manghimasok, tumulong man, o magbigay linaw, magbigay gabay, magbigay payo man lang kahit hindi kami eksperto, tulad ng kasong mag-asawang si Narodel at si Lizelle De Lara. 5 araw na siya nang lumayas ang kanilang 19 anyos na anak na si Annie. At nabalitaan na tumakbo ang kanilang anak sa tahanan ng kasintahan nito. Abay, narito ang detalye ng sumbong. Ako po si Lizelle De Lara. Ako po si Rogel De Lara. Lumapit po kami sa bitag para po matulungan kami makakita po yung anak ko at malaman po namin kung ano po lagay niya at kung nasan po siya. Bali na wala po siya nung Friday po, April 5 po. Pagkagaling po niya sa eskwela, tinext niya po ako na hindi na raw po siya uuwi. Pag wala po alalahanin, dahil okay naman daw po siya. At sa akin naman po, kung gano'n naman po ang ginawa niya, sana po nagsabi siya. Hindi niya kami pinatay na cellphone, tsaka po nagkaroon siya ng hindi niya kami binak sa messenger. Para kahit paano po, may communication po kami na alam ko okay po siya. Ang pagkakaalam ko po kasi, ang anak ko, meron daw po boyfriend, sabi ng mga classmate niya. Hindi naman po namin kilala kung sino yun at kung saan nakatira. Ang gusto ko lang po sana, makausap siya, malaman po namin kung okay siya o ano po lagay niya at kung ano po talaga desisyon niya. At sana po, patuloy niya pabayaan din yung pasok. Pag-aaral niya. Yun lang. Anak, kung narinig mo, napapanood mo kami. Hindi namin ginawa ito para tuluyan ka mawala sa amin. Ang inaano ko lang, magsabi ka sa amin na maayos. Kausapin mo kami, tawagan, para malaman namin na okay ka at higit sa lahat. Huwag pa mabaya ang pag-aaral mo, nak. Mahal na mahal kita, nak. Ako'y medyo may mga serious na, may question akong itatanong sa inyo. Okay? Nanay at tatay, kumusta ang relasyon ninyo sa anak ninyo? Itong sa lumayas, kumusta ang relasyon ninyo? Okay naman po relasyon namin sa kanya. Wala bang paghihimagsik, paghihimumutok o tinatagong galit sa inyo? Simula nung siya ay pagkabata pa hanggang kasalukuyan. Kasi kuminsan, baka hindi natin nakikita dahil masyado tayong abalang-abala sa ating pinagagawa kay mga anak natin, ang papabayaan natin, importanteng relasyon sa loob ng sinasabing pamilya. Ang sinasabi lang po niya sa klase niya, pag napagalitan daw po yung isa, dami-dami po sila lahat. Dami-dami sila lahat. O, kasi po, kada po sasabihin ko sa kanila, yung gawain bahay po ng pambabae, pag nagpa-laundry po kami, aabot na pa po ng 1 linggo bago po nila itupi. Tapos di po maroon magugas ng pinggan. Tapos yung pag-alis po nila ng bahay, tinabi ko sa kanila, magsabi muna sila ng maaga. Bago sila pumunta po sa pupunta nila, ang nangyayari po, nandun na po sila bago magsabi po sa akin. Sa makatuwid, walang problema sa relasyon, matitigas ng ulo nila. Opo. Hindi kaya kayo nagkulang dito sa inyong pagiging magulang? Tingin ko naman po hindi, kasi po palagi naman po sila. Malapit ba kayo sa bawat isa? Opo. Sila ba'y kaya nila magsabi sa inyo ng kanilang sama na loob, hinanakit, na parang open sila sa inyo, or medyo distansya to, parang... Lately na lang po, ganun po nangyari lately. Sa... Lately? May dahilan ba kung bakit lately naging ganyan yung... Wala po akong alam, sir. May mga magagaling na dalubhasa pwede magsabi, ano? Mga napapayo rin na talagang yung payo, ano? Yung ating psychology pa nandiyan sa na siguro mas magandang narinig natin, ano, sa mga magulang, mahalaga ang relasyon sa loob ng tahanan. Depende sa pagpapalaki, na kung minsan walang rebelde, medyo maayos naman ang sinasabing relasyon. So open, hindi yung mahirap basta na lang makikita na naglalayas, may dahilan. Diyan, para marinig natin naman, psychologist to si Dr. Camille Garcia. Ma'am, Dr. Camille Garcia, magandang gabi sa inyo. Hi, magandang gabi, Sir Ben. All right. Siguro na, naman... Ngayon lang yata ako ma-interview mo. Okay.
Alam mo naman, pag tayo. Okay, pagdating naman ha, sa pagmamana eksperto, kami sasandal naman sa mga problema sa loob ng tahanan. Natural ba sa isang anak ng mga babae, ng babae na maglalayas na lang na walang dahilan or something to do with relationship problems or communication, engagement or interaction sa loob ng tahanan? Normally, okay, sa being psychologist, ano nakikita niyo pag ang isang anak lumayas? Okay. May nakikita ba yun? Kasi yun ano eh, Sir Ben eh. Kasi pag sabihin mo pag lalaki lumayas, siguro talagang tantamang to say na kung minsan talaga nangyayari yun dahil kasi influensya ng barkada, merong pressure na ganito or kung ano man. Pero pag sinabi mo na ang isang anak na babae ang lumayas nang wala kang alam na dahilan, parang imposible. Kasi pag sinabi mong ganun na umayos lang siya basta at sumama sa kanyang boyfriend, pa pwedeng sabihin mo kung talagang isipin natin, nagtanan. Pero kung sasabihin natin na yung nagmensahe na nasa buti siyang kalagayan, one, nandun pa rin yung sabihin na natin na gustong iparating nung kanyang anak na siguro merong mga pangyayari na dapat yung pag-usapan at meron din siyang, kaya niya gustong sabihin natin, hindi talaga kausapin ng maayos at i-text lang na ganyan, dahil kasi nasanay sila dun sa tinatawag nating discipline of fear. Dahil kasi pag ang isang bata, nasanay sila na palagi mong papagalitan, palaging masyado yung expectations mo, mahirap talaga na yung mag sabihin na natin magkakasundo kayo for reasons na ang bata kasi parang akala nila ang pag yung ini-enforce mo yung kailangan gawin mo to, kailangan gawin mo yung ganyang mga bagay, hindi mo tuloy alam kung pwede bang pag-usapan natin, nakakalimutan natin na bago pa man mangyari ang isang bagay, ano ka ni, imbis na you're connecting, you're correcting. So, mas maigi siguro maintindihan ng mga magulang na bago natin i-correct. Pero kasi kumisan, sabihin natin, oh, ayan na naman, ganyan na naman yung ginagawa niyo, mali na naman. You have to connect. Ayun. You have to communicate. So, after connecting, dun mo malalaman na kailangan, dun lang tayo magko-correct. Ayun. Co-connect muna, engage muna, relations nga talaga muna. Oo, connect before correct. Okay, kasi pag yung ganyan, syempre talagang magkakaanohan tayo na magkakasamaan tuloy tayo ng loob. Okay. Tapos sasabihin mo, baka mamaya pag lumalapit na yan, father, eh naku, magagalit ka na naman dahil kasi uuwi na sa inyo. Oh. Ibig na magkaayos kayo eh. Sasabihin mo, ikaw kasi, din naman, pinahirapan mo pa kami. Okay. Ma'am, kasi nandito sa atin yung magulang, sila'y nag-aalala sa kanilang anak, ina at ama. Eh siguro sa kanila, baka pwede mong payuhan man lang siguro dahil sila ay nag-aalala at may version din naman yung anak at may version din yung boyfriend kung bakit ayaw umuwi. Siguro sa inyong pagiging eksperto na ho, na sa larangan ho ng psikolohiya at family relationship or maybe some kind of a family therapy, baka a little word of advice sa magulang kasi may mga anak pa siyang 12 years old at yung 20 years old, 22 years old, na 24, 22 years old. So middle childhood to nasa gitna, medyo nagbabalanse kasi. Okay. Can you give words man lang sa magulang, sa nanay at tatay na nag-aalala ngayon? Baka meron kayong nakikita na posibleng mabigyan niyo ho ng kunting anuman lang na paglilinaw or anumang piece of advice sa inyong pagiging dalubhasa. Oh. Okay, sige. Siguro nanay, tatay, una-una po, no? Tayong mga magulang, kumisan ang iniisip natin palagi, ang ginagawa namin puro sa kapakanan ng ating mga anak. Pero nakakalimutan na kahit na sabihin nyo na meron ba talagang kakayahan na yung mga anak natin matunod ka agad dito. So siguro po mas maigi makipag-communicate. Ibig sabihin, yung pang-concern communication na, anak, meron ba tayong problema? Dahil kasi imbis na yung pagagalitan nyo kagad, sabi nyo nga yung isang linggo nang hindi natutupi yung damit na nilamhan. Tapos kumisan may mga ganitong pagkakataon na hindi nila kagad sinusunod yung kaayusan na dapat sa bahay. Pero pwede po kasi maging ang pamamaraan is something positive. Halimbawa, pag sinabi nyo, alam nyo, kinakailangan, magtutulungan tayo. Kasi kung hindi tayo magtutulungan, talagang walang kahihinat na nito. Dapat po isipin nyo rin na ang binubuo natin dito, hindi bahay, ang binubuo natin, tahanan. At pag sinabi natin tahanan, kaya nga sinasabing tahanan, ay, naku, meron sigurong talagang
mga problema. At kayong mga magulang ang magsasabi na tahan na kasi nandito kami mga magulang mo para sa ganun malaman namin kung ano ang pagkukulang namin at kayo rin naman ay malaman nyo kung ano ang inaasahan namin. Magandang usapan po, magugulat kayo dahil kasi kahit paano mag-open up yung anak nyo. Ngayon sasabihin kasi baka nung bata dahil 19 years old na siya, nasa age of majority. Ang hirap diba siyempre pag nasasabihin malaki na ako, hindi ko na kahit kailangan. Maniwala kahit hindi, kailangan pa rin po ng gabay ng isang batang babae. Lalo pa yung ganyan na 19 years old, tapos biglang umalis ng bahay. Siguro po, yung pamamaraan na pagtanggap niya sa kanya, yung pamamaraan na hindi po tayo magagalit at iintindihin kung bakit nagkaganyan yung sitwasyon, mas matutulungan po tayo. At sana doon sa anak na lumayas, alam mo iha, walang, hindi pwedeng takasan ang mga problema. Kailangan harapin natin. Kung sa tingin mo problema ang magulang mo, then, at kinakailangan nyo ng professional help, ay nako, alam na staff ni Sir Ben kung saan ako matatagpuan. Tulungan ko kayo at magpa-family therapy tayo at counseling. Ma'am Camille, sa tagal ng panahon, ang tiwala namin, proven and tested, kayo laging hinahanap ng mga nasa industriya ng media dahil kayo'y mahusay. From Channel 5 to Channel 4, Channel 2 to Channel 7, kayo'y laging kaya-kaya namin tinawagan. Ano? So maraming salamat po sa inyong ay, advice. Ay naku, maraming salamat din po sa Ben sa pagtitiwala. Kung talagang kailangan ng tulong, nandito lang po ako. Ayun, okay. Thank you. Okay. Alright, sige, ganito. Narinig mo sinabi? Apo. Bago kayo magko-correct, makikonnect muna. Anong ibig sabihin ng connect? Okay? Para doon sa ibang mga magulang nakikinig. Ako, nararap up ko lang. Connect, ibig sabihin, makipag-bonding ka, makipag-usap ka, at medyo merong pamamaraan na okay pag-usap. Ngayon, sa parting yan. Pero para sa akin, wag niyong puro correct o expectation. Pero meron kaming nakita rito sa parte na kinakailangan siguro na makita natin, ano? Kanina, sa pag-iimbestiga ng Vita Kilos Pronto, nakita namin ang post ng kasintahan ng inyong anak na si itong anak na kasintahan, ano? Si Aldin Emil De Leon. Sa post, makikita yung video na personal na kuha ni Ann yung inyong anak habang dinidisiplina nyo ang kanyang nakababatang kapatid. Si Ann mismong naglayas ang kumuha ng video. At ang video ito, na-upload sa Facebook. Ang video ito, isa raw sa mga maaring dahilan ng paglayas ni Ann. Ito, panoorin natin, ano? Tatay, nanay, panoorin. Dupa ka! Dupa ka! Gigigilok sa'yo eh! Ha? Dupa ka! Ikaw? Ayoko na may pupunta ka kasi dito, ha? Ha? Sige na may kalandi ako, ha? Sige na mo, ha? Opo! Ang opo! Napapagalit ako, opo! Palihin ko siya yung problem din. Mangingkat, sabi mo sa media mo, binibilang ka. Isa pa, ha? Isa pa! Hindi ka mag-aral sa akin! Isang isa na lang! Hihinto ka na! Isang isa na lang! Ano, s***? Susuntokin kita, nagigigil ako sa'yo, ha? Pabos mo, 1,000? Power bank mo? Gumagastos ka ng 2,000 para lang mga ginagawa mong pag-aaral, ha? Nangya ka. Bilang na ang araw ko. Kaya po ko sa'yo. Bakit binigyan kita, binilang kita, di ba? Para lang sumunod ka, p***, ha? Para lang magbayad kayo. Sabi, gusto mo yung balik ugali ko sa inyo? Ha? Oh, nagigigil mo ako, loko. Nakagtaso pa, ha? Pai, alam mo ba ang nag-upload ng video na yan? Ang boyfriend ng iyong anak, ang kumuha ng video na yan, yung mismong anak na lumayas sa'yo.
Hindi ko po alam na... Okay, kung hindi mo man alam, ayan na sa social media, anak mo mismo, inilalantad ka. Ngayon, nakita ko sa iyo, hindi tama. Nakita ko sa iyo, bullying ka na eh. Nakita ko sa iyo, verbal abuse, physical abuse na. 12 anyos yung kinakagalitan mo, nagsisentimiento at nagkakipagsimpatya yung 19 anyos. May paiyak-iyak ka pa kanina. Ikaw naman, nanay, wala kang ginawa. Hindi man lang inawat tong berdugong bully na tatay. Pareho lang kayo. You're made for each other. Kaya ang anak ninyo, lumayas. Ngayon, kung nanunod yung anak mo, bumalik ka sa tatay mo, sumbong mo sa akin para magulpi ko to. Ganun lang ako simple. Iiyak-iyak ka. Pagkatapos sasabihin mahal mo, o makita mong video yun, matutunan ko sa iya. Sino ang nagbisto sa iyo? Anak mo. Nalaman namin, yung boyfriend, dinidepensa, sa takot na umuwi. Kasi syempre, natakot siya dahil in-upload na yung video eh. Anong gagawin niya? Kahinatnan. O ngayon, tama si Camille. Bago ka kukorek, bago ka magdidisiplina, kukonek ka muna. Masama ang connection mo eh. Ang connection mo, bullying ka na eh, berdugo ka na eh, nangduduro ka na eh. Ang klaseng tatay ka, babae pa naman ang anak mo. Kung ako nga, lalaki, anak ko, lalaki, hindi ko natuturing na ganyan. Hindi sumamit ng ganyan. Ano ka ba? Laya ka ba ng kulungan? Bully ka ba noon sa lugar ninyo? Siga ka ba? Hindi. Kaya ang pagpapalaki mo sa mga anak mo, parang ganyan. Puro ba babaeng anak mo? Opo. Makita mo, puro babae tapos binubully mo. Ikaw naman, nanay. Anong klaseng nanay ka? Paawat-awat ka pa. Parang inuudyok mo pang mister mo. Tapos may mukha pa kayo lumapit sa akin. Natutuwa ba ako? Hindi. Naawa ako sa inyo. Pero mas naawa ako sa anak nyo. So ngayon, anong gagawin mo? Ba't babalik sa inyong anak mo? Binisto ka. Nakapost siya sa Facebook. So ngayon, magagalit ka. Bubulihin mo. Anong gagawin mo? Hambalusin mo ng kung anong mahahawak mo. Anong sinasabi mo? Babalik ka sa dati. Ano bang dating gawin mo? Kriminal ka ba? Hindi. Mamamatay tao? Hindi. Bully ka? Nag-google ka? Dati po kasi, ano? Hindi ko po sila pinakikinan. Pinababayaan ko lang po sila. Well, may mali ka pa rin doon. Pero nung time na... Boss, ganito na lang. Oh, ano? Sige po. Ako ay nagsasalita. Hindi ako makikialam sa iyo. At nakita kong mali mo. At hindi ko pinagtatanggol ang anak mo. May problema rin sila dahil may problema ka. Oh, kung kailangan niyo siguro, baka magpa-therapy kayo no, kay Camille para matulungan kayo. At kinakailangan magbago kayo pare-pareho. May tiwala ba sa anak mo? Mismo ang anak mo, hindi titiwala sa iyo. Sinumbong ka eh. Kinunan ka ng video, binigay sa boyfriend. Boyfriend, pinost. So, bakit babalik ang anak mo sa iyo? Nakapost na eh. Anong gagawin mo? Aawa ka ng itak? Hindi po. Anong gagawin mo? Tatapisin mong ulo? Ang tinabi ko lang po. Hindi, doon lang sa binubuli mo, 12 anyos eh. Hindi nga po, wala lang. Hindi naman ganun pagpapalaki ng bata. Tsaka, sus Mario Joseph, kababaeng tao, ganun ang ginagawa. Kung magpag-uusap ka, para nakikipag-uusap ka, binudulo mo sa kalye. Alam po naman galit po. Galit ako sa mga taong bully. Eh, nagkamali kang lumapit sa akin eh. Alam po naman po yung ganun po mangyayari ka. No, alam mo pala, ba't ka umiiyak-iyak sa akin? Ako nilapitan mo, nagkamali ka si Ben Tulfo. Ngayon, biktima ba kayo? Hindi ko alam. Pero mas pagtatanggol ko ang bata, kasi ang bata at ang 12 anyos, pinagtatanggol yan ng Estado. Naintindihan mo ba alam ako? Alam mo po. Sinapak mo pa, corporal punishment yun. Inano mo sa braso, may pagganong-ganong ka pa. O ngayon, kung yan ang estilo ng pagdidisiplina mo, eh siguro tatakwil ka ng mga anak mo. Ayusin mo na lang. Gusto niyo ba ng tulong talaga? Gusto niyo talaga ng therapy sa family? Sige, gusto mo. Gusto mo talaga. Mas magandang umaamin ka sa pagkakamali mo dahil natutuwid mo ang pagkakamali mo kung umaamin ka sa pagkakamali mo. Tatay sa tatay ito. Ikaw naman, misis. Huwag kang inarte. Huwag kang masyadong... Kung siya'y namiinit na, awatin mo na. Huwag yung nakikinig ka lang. O ngayon, nasabi ko na. O, paano natin resolve ba ito? Hindi ako naninermon sa inyo. Sabi nga ni Emil, ni Dr. Camille, pwede kayong tulungan sa pamamagitan ng family therapy. May pag-asa ka pa malaki bago tuloy ang mawala ng tiwala at pagmamahal ang iyong anak na babae. Mababawi mo yan kung gusto mo, tuwirin ang mali mo. Nanay, ganun ka rin. Okay? So ngayon,
Mabuti nga ka mo, nag-iimbestiga kami. Iba ang bitag. Iba ang bitag. Ngayon, dahil sabi mong gusto mong magbago, tutulungan ka namin. Okay? Kukontakin namin si Camille at makakatulong sa inyo yan. Para manumbalik yung sinasabing pamilya, para magkaroon kayo ng koneksyon, hindi yung koreksyon. Anong gusto mo? Pumasok sa Bureau of Correction? Bureau of Correction. Gusto mo ng connection, ang connect, makipag-connect ka, makipag-bonding ka, makipag-usap ka, alamin mo, lumapit ka sa kanila. Dahil magulang ka, mas nakakaintindi ka, pero hindi mo madadala sa takot. Okay? Opo. No, kung yan ay nakaraan, pwede mo naman baguhin yan. Kahit naman nagkakamali, kahit sino. Mahalaga, umamin lang sa pagkakamali, mababago. Malinaw? Opo, salamat. Disidido ka ba? Opo. Okay, sige, tutulungan ka namin. Okay, i-contact ko, i-refer ka namin. Bali, wala na sa atin to. Everything is forgiven. Kasi wala namang perfectong pamilya. Kahit sino, mas may iba pa nga dyan, mas masahol. O, kung sino pa mga pamilya na medyo talagang matindi na ang laban dyan. Hindi lang kami sumbungan para sa mga bruskot, mga siraulo. O, pati pamilya, manghihimasap na kami kung kinakailan tutulong kami. Pero pagdating doon sa mga kabit medyo, pwede ba pass muna kami? May mas magagaling sa amin dyan.